Madiskarte ka bang tao? Naniniwala ba kayo sa kasabihan? Ang madiskarteng tao, malaki ang chance na umaman. Kung kayo nag-agree, type agree in the comment section. So, ang tanong, paano ko malaman kung ikaw ay isang taong madiskarte? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much. Ang pag-uusapan po natin kung paano malaman na ikaw isang taong madiskarte. Ako naniniwala ako. Sinasabi ng ibang tao, sipag at tiyaga ang sagot sa kahirapan. Kahit masipag ka, matiyaga ka, pero pag wala kang alam at wala kang tamang diskarte, hindi ka yayaman. Dapat ang mindset po natin, sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Ngayon, pag-uusapan natin yung word ng diskarte. Paano malaman na ikaw isang madiskarteng tao? Okay, so ito lang ha, gagawa tayo ng checklist. And I want you to check if you are really a madiskarteng tao. Nako, seryoso to. Panalong-panalo to. Umpisa na natin isang taong madiskarte ay magaling maghanap ng pagkakakitaan at ng pagkakataon. Magaling sila sa pagkilala at pagkita po ng mga pagkakataon na may kakayahan sila na gumawa ng pera. Diba, kitang-kita na nila. Kitang-kita ang kita bago pa ika nga pumasok ang kita. Ang dami ha. Kitang-kita ang kita bago pa pumasok ang kita. Yung parang may kasabihan tayo, everything that they touch turns into gold. Oh, di ba? Pwede ba yun? Alam mo, isang taong talagang, I would say talagang, sobrang galing, sobrang visionary. Sayang wala na sa mundong ibabaw na ito. Eh, walang iba kundi si Steve Jobs. Magaling siya mag-forecast. Di ba, imagine mo, yung unang dinalagyan ng songs, yung mga iPod. Then from there, naging iPhone. Di ba? Imagine mo, siya yung nakaisip na walang key. As a matter of fact, kung may original iPhone ka pa yung pinakaunang iPhone, hanggang ngayon, pwede mo pang gamitin. Di ba? Kahit na, ano, syempre, pabagal lang. Pero ang galing talaga, di ba? Kung ikaw may katangian ka na nakikita mo na bago pa nangyayari, ibig sabihin madiskarte kang tao. Number two, paano malaman na ikaw ay super diskarte na tao? Hindi hadlang ang pera. Hindi kakulangan na wala kang pera. Ito ika nga ay nagiging balakit or nagiging parang stumbling block, no? Na para ikaw makamit mo yung mga pangarap mo. Gumagawa sila ng pagkakataon at natutuklasan nila. They find ways in order for them to make money. Alam mo, naalala ko tuloy na yung personal experience ko, no? Again, nagbenta ako ng t-shirt na Hanes. I'm sure some of you have heard my story, pero para sa mga taong hindi nakakarinig, wala akong pera, walang puhunan during that time. 1970s, nag-reveal na ako ng age. So, ang ginagawa ko, pinipicturan ko yung mga Hanes na t-shirt kasi during our time, may design na po siya. Iba-ibang design, printed po siya. Pinipicturan ko, tapos nilalagay ko sa folder, pinapakita ko sa classmate ko. Ang benta ko naman 50. Tapos, pag pinapakita ko, order sila, hingi akong down payment ng 50%. Ano yung 50% ng 50 pesos? 25. So, pagkabot sa akin, wala ko po, natakbo na ako, bili ko, pagkatapos collecting ko yung 25, kikita na ako. So, nakikita nyo, nakita ko isang taong madiskarte. It is not the lack of resources that is the problem. It's the lack of resourcefulness. Kung resourceful kang tao, madiskarte ka. O, type nyo ha, type nyo ha. Nakailang signs ka na. O, type 1 or 2. O, diba? Dalawa na tayo. Pangatlo, o ito, matindi to. Paano malaman na napakagaling din na madiskarte ang tao? Kahit walang pera, walang masyadong alam, pero ito ha, mahusay makipagkapwa-tao. Mahusay makipag-ugnayan. Maayos silang ika nga nakakabuo ng relasyon, koneksyon. Nagbibigay sila parang ng value sa ibang tao. Nagkakaroon ng kooperasyon, nagdudulot ng pag-angat sa buhay nila at sa buhay ng ibang tao. In other words, people person. Ang galing. Ako naman, may kakilala ako isang ganito. Atin-atin lang, walang panghahamak to ha. I-check nyo na lang ang pangalan Bernard Cloma. Ito po ay dating fan ni Randy Santiago na talagang sobrang dumidikit kay Randy, pero ito, sobrang galing niya. Ang mga BFF lang naman niya ngayon. From a fan ha, from a fan to ha. Again, walang pangahamak to ha. From a fan, ang BFF lang niya, si Chris Aquino, si Vice Ganda, Manny Pacquiao, Jinky Pacquiao. In other words, masyashock ka. Sa lahat ng event, kasama siya. Sa lahat ng mga abroad, kasama siya. Ito ha, magaling maganap ng pagkakataon, wala siyang pera, pero ang galing maki-PR. PR person. Bernard Cloma. Check out nyo siya. Hindi ko na alam ngayon kung nasaan siya ngayon, no? Pero research na lang. Pang-apat po na sign na talagang madiskarte ang tao, open ka sa pagbabago. Bukas ang iyong isipan, hindi mo tatanggapin ang mga luma, naghanap ka ng parating bago, nag-i-innovate ka, pinapalawak mo ang sarili mo, kaalaman mo, ginagawa mo, profession mo, karir mo, negosyo mo. Di ba ang layunin mo is pang matagalan? Ito lang, tingnan nyo. Number one talaga sa cellphone dati, Nokia. O ngayon, sino nag-dominate? Apple. Eh kasi ayaw nila mag-innovate.
alam mo nang na-realize ko sa buhay, ito lang, pakinggan mo ka. It's either you innovate or you evaporate. You do not change, you become extinct. Pero kung ikaw open ka sa pagbabago, katulad ko na talagang I learned social media, I learned a lot of new things, hanggang ngayon nag-aaral pa ako, ay kaya nga, umuunlad ang buhay. Sa apat na sinabi po natin, ano kaya ang score mo? Pakitype na lang, ha? Tatanungin kita, ha? Cha Vlog, ha? At the same time, Rose Quinto at si MJ Ramirez. O, nasaan ka na? From 1 to 4. Meron pa tayo, tatlo pa. O, ito, pang-apat. Ang mga taong madiskarte, handang mag-take ng risk. Hindi sila natatakot na mag-take ng risk. Alam po nila, walang risk, walang income. Hindi sila natatakot na talagang mag-try. Alam mo, sa totoo lang, ha? Para sa mga taong natatakot mag-risk, listen to this. The biggest risk lies in avoiding risk in itself. Alam mo, pag hindi ka nag-take ng risk, maniwala ka. Mabubuhay ka sa sana. Sana ginawa ko to, sana nag-umpisa ako, sana nakaano ako, sana, ay nako panay sana. Kaya nga, marami kang alam, masipag ka, matyaga ka, pero kung ulang ka sa diskarte. Pang-anim, karakteristik na isang madiskarte ng tao, matibay ang loob. Yung pinaglalaban nilang pangarap nila, kahit may mga pagsubok, naunawaan nila ang mga failures, pagkabigo sa buhay, pansamantala lamang at bahagi ito ng paglalakbay patungo sa tagumpay. Grabe talaga. Solid talaga yung parang buo ang kanilang loob kahit basag ang mukha. Hindi, grabe yun yung ano eh. Parang one thing that I've noticed from madiskarteng tao talaga. Sabi ko, risk taker to mga to. Diba? Imagine mo, bibili ka, like for example, developer ka, bibili ka ng ektaryang-ektaryang lupa na hindi mo alam kung mag-hit o hindi. O hit and miss. Pag nag-miss, eh, ano mangyayari? Malaking lugi. Pero pag nag-hit, ang laki rin kita. Kaya nga tinatawag na ito, titandaan niyo itong word na ito. The higher the risk, the higher the income. Low risk, low income. High risk, high income. Pero bago ka mag-take ng risk, ha, mag-aral ka muna. And number 7, ito yung last. Alam mo, ang taong madiskarte, magaling, magpadami, at magpalago ng pera. Yes. Hindi lang sila kumikita, hindi lang tinatabi ang pera. Inililagay nila para ito ay dumami pa. Para lumago pa. Yan ang isang alam kong talagang winner sa mga taong madidiskarte. Kaya nga tatanungin kita, ngayon, ha? Ito, from 1 to 7, I want you to create rating. Gusto ko mga i-rate natin sarili natin na coaching session na ito, ha? O, unahin natin. Paghahanap ng pagkakataon. 1 is the lowest, 5 is the highest, no? Ability to spot the opportunities. So, gagawin mo sa comment section, number 1, tapos sulat mo either 1 lowest 5. So, ang mangyayari 1.1 or 1.2 or 1.3, sulat nyo ngayon sa comment section para malaman ko nasaan kayo. Number 2, hindi hadlang sa iyo ang pera. Kahit wala kang pera, makakadiskarte ka. Money is not a barrier. So, 2, pag 1, low, pag 5, high. 2.1, 2.2, 2.3, sulat nyo. I hope you're getting this. Number 3, mahusay ka sa mga tao. Strong interpersonal skills. 3, number 3 na yan. 3.1 to 3.5. Number 4, open ka sa pagbabago. Hindi ka natatakot sa pagbabago. 4.1 to 4.5. Sulat nyo. Number 5, mga taong handang mag-take ng risk. Okay, 5.1 to 5.5. Number 6, matibay ang iyong kalooban. Resilience. Malakas ang loob mo. 6.1 to 6.5. Number 7, magaling ka magpadami ng pera. 7.1 to 7.5. Ngayon, ako mag-ano? Magaling ba ako maghanap ng pagkakataon? I would say 1.4. No, 1 tapos 4. 4 ako. Number 2, hindi hadlang sa akin ng pera. Okay, 2.5. Oo. 2, number 5, high ako. Mahusay ang makipag-ugnayan sa tao. 2.3. Number 4, open ba ako sa pagbabago? Yes, 4.5. Diba? 5, handa ako mag-take ng risk? Yes, 5.3. Medyo nasa mid ako. Kaya nga, gusto kong malaman mo, nasaan ka ba ngayon? Kaya nga, make sure lang you answer this, ha? At gusto mo bang ito, para sa mga taong nag-uumpisa na sinasabi mo, ay, hindi ko pa masyadong, gusto mo bang turuan kita na paano ka maging madiskarte? Yes, yes, yes. Gusto mo ba? Type gusto sa comment section kung sinasabi mo, gusto kong matuto kung paano ako maging madiskarte. Kung gusto mo maging madiskarte pagdating sa pera, I want to give you a free session right now. Free session, panuuri mo lang to at reveal ko na sa inyo yung CHIP method, CHIP method na tinuturo ko para maging madiskarte kapagdating sa pera. So check na lang sa comment section or sa may description po. I hope that this episode has helped you a lot, enlightened you, and then alam mo kung ano ang mga katangian lang na ng isang taong yayamanin dahil siya ay madiskarte. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.